Hi guys, welcome back to my channel, Eskimox. So yun guys, nandito na naman ako. Meron na naman kasing magpapaalam sa atin. Right. So yun nga guys, sabi ko nga dun sa una kong video, yung mga Eskimos ko ay hindi habang buhay eh nasa sa amin. Kasi yun nga, sinabi ko nga sa unang video ko na i-share namin yung ibang mga papis ko sa iba. Kumbaga parang magkakaroon sila ng poor parents. Yun, yun nga, dumating na naman yung time na to para may magpaalam sa mga Eskimos ko. So yun guys, papakita ko sa inyo at papakilala ko kung sino ang susunod na maihiwalay sa mga Eskimos. So yun guys, ilahin nyo kung sino susunod. Yun, ang susunod na maihiwalay ay walang iba kundi si Aika. So yan. Si Aika po ay rehoming na po bukas. So yun, last night niya na ngayon. And ayun, kailangan na naman natin magpaalam sa kanya. So Aika, alam ko na sa mga subscribers natin. So bye bye! So si Aika po ay nakakuha po kay Aika ay Manila. Manila. Parent ni Aika. So, Aika ay flash code po siya and blue eyes. So yeah, si Aika po is yung pinakamakulit sa mga Eskimos. Ayan, napaka-energetic po niya. Ayan. So, yun Aika. Last bonding na natin. Yung mga Eskimo sa akin wala na talaga tayong magagawa kundi i-share sila sa iba para mas maalagaan sila ng ayos, mas mabigyan sila ng time at syempre yung pagmamahal ba sa papi. So ayan guys, si Aika. So ayan, bukas bye na, Aika. Bye na. So ayan. Bye bye na, Aika. Bye bye. Bye bye na po sa mga subscribers. Ayan, si Aika po ay lilipat na ng Manila. Di ba, Aika? No? Tignan na, Aika eh. So bye bye. Bye-bye na, Aika. Guys, pupunta na kami ngayon sa meeting place kung saan
Nag-meet kami nung magiging new core parent ng husky natin na si Aika. So yun guys, tara! Ginagamit siya sa mga dog show. So yung Wally sir, hindi po talaga siya required na gamitin sa pag-dog show. Dito kasi yung Wally parang anime na yun. Tapos sir, ano lang paano, yung feedback na lang sir, bilang senior at valid, bilang buyer. Ano yung masasabi sa akin sa transaction natin? Bigit si Sir Mark, guys. Tsaka ano ko ba? Sir Mark, support lang yung buyer. Yes, abante. Depan. Tsaka ano, dito yung Bogs. Baka ano, Bogs eh. Tsaka legit. Kapanila ito nagulong pa yun. Tapos sir, ano, ma-advise nito sir sa ibang seller na na nagkadalawa kayo si pumorder online. Iwala lang siya ano. Siyempre, search nyo rin yung page ng FB page. Iyan na yung legit pa talaga ng FB. Ganon. Nakapag-video ko kayo. Gayo. So yun, guys. Kita na naman yung mga feedback na sir. Talagang dito sa mga ano ko Eskimos, legit naman to. So yan sir, salamat po. Thank you sir. Guys, tapos na yung transaction ng rehoming ni Eskimos Aika. So yun, napaka-smooth naman ng transaction dun sa bago niya for parent. Thank you sa inyo sa tiwala. So yun, message ko lang sa mga order or bumibili online ng mga puppies. So make sure na legit to yung seller na ini-inquiren nyo ng puppy. Kasi doon nyo kasi malalaman kung talagang kung ano talaga yung quality ng husky na hinahanap nyo. So yun nga may mga post tayo nakikita sa group na pag may benta na yung puppy, doon nalalaman nung new core parent na may sakit pala yung tuta or yung husky, ano. And so yun, nagkakaroon ng problema kasi ano, nakakaawa naman kasi yung puppy pagdating din sa bagong for parent, mayroong sakit. So yun ang iniiwasan natin, ano. So nakikita nyo naman at narinig nyo naman doon sa mga feedback ni Sir Jay, puro positive naman yung mga sinabi niya sa akin doon sa transaction namin. Okay naman, so smooth na smooth, ano guys. So yun nga, message ko lang din sa mga bumibili online, make sure nyo talaga na legit yung binibilhan nyo or pinagtatanungan nyo ng puppies, kasi sayang po kasi yung pera at yung husky, kasi hindi natin alam kasi kung healthy yung husky kapag na binibigay na sa atin. So kailangan guys, talagang alamin nyo at kung maaari nga po, i-can visit nyo kung talagang legit po talaga yung husky, kung ano po talaga yung nasa picture na sinend sa inyo, at dapat ganun din po talaga sa actual. So yun lang yung mga message ko, sana din sa mga breeder na kagaya ko, yun, mag-itotoo po tayo kung ano po talaga yung quality ng husky na binibenta natin. Sabihin natin kung wooly po siya, kung flash coat, kung standard, at kung blue eyes, or kung may PCCI registered. Yung pera po kasi na binabayad nila dyan sa
pagbili ng husky ay talagang pinaghihirapan din niya mga yan kasi sa hirap ng buhay ngayon, pandemic. So ganun din po kahirap kung paano nila kitain yung pera na ibibili nila dun sa puppy. So yun, sana maging fair lang tayo. Ano, bigay natin yung satisfaction ng mga buyers natin. So yun, thank you sa mga nanood ng video ito. Kung ikaw guys ay nag-aalaga ng husky, and kung ikaw guys ay gustong magpabarako or mag-stud ng iyong husky, ikaw ba ay maraming tanong sa husky kung paano magpalaki ng husky, guys, ang channel na to ay para sa iyo. Sana panoorin mo at mag-subscribe ko dito, i-like mo and share. So yun, marami kang matututunan sa channel na to at sana ay abangan nyo ang mga bagong mga i-upload na videos. Sana may natutunan kayo sa video ito. Sana nakapagbigay ako ng idea kung paano ba ang mga gagawin bago bumili ng husky or ng puppy sa online. So yun nga, dapat tanda lang natin na talagang legit yung nagbebenta. Ano po. So para sa atin din naman yun, para maiwasan natin yung maloko. So yun guys, paki-subscribe na lang po ang channel ko, Eskimos, at paki-like and share. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and papindot po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong videos. Maraming salamat guys, keep safe.